Sa bawat salitang binigkas ko ngayon, siguro unti-unti hinuhukay na ako sa loob. Pwede nila akong patayin at papatayin talaga nila ako sa ginagawa kong to. Maraming kabataan ang naliligaw ng landas. Iba't iba ang dahilan. Yung iba dahil sa bisyo, sa barkada, sa droga. At may iba naman na dahil sa pagmamahal. Pagmamahal sa ibang tao o pagmamahal sa bayan. Pero sapat ba itong dahilan para talikuran ang pamilya mo at ilagay ang buhay mo sa panganib? Nung high school ako, honor student, kaya nag-exam ako nun sa PUP. Siyempre, excited ako kasi sa mga nakakapasa sa state universities, scholar ng bayan. Pero nung una pa talaga, ang gusto kong maging nurse. Kasi yung nanay ko nurse. Ang inisip ko rin dun, opportunity ko na yun eh. Kasi pag state university, yung napasukan mo, mabilis kang kunin ng mga companies. Mas may maganda kang future. Ang bumungad sa akin, nakita ko na yung itsura ng aktivismo pero hindi ko pa talaga alam nun ano yung aktivismo. Hindi, wala akong idea sa mga rallies. Siguro manonood lang akong balita, konti-konti lang ganyan. Tapos sa pagpasok ko sa classroom, may tinatawag kasi kaming adjustment period. Konti lang yung mga professor na pumapasok sa mga klase nila. Doon, may mga nag-room to room ng mga aktivista. Pero ako, dahil syempre, hindi ko ganung alam ano yung mga sinasabi nila, nandun yung mga questions sa akin. Hanggang sa yung mga kasamahan ko na sa classroom, sa mga classmate ko, nagtatanong-tanong na sila. Hindi ko alam ano yung sinasabi nilang tatsulok, na ang manggagawa pala, ganito ang mga magsasaka, ganito ang kabataan, ganito. Nung una, mag-orientation lang ng ano ang organisasyon, tapos sasabing peasant advocate, anti-mining, ayaw na masira ang kalikasan, ganyan. Tapos hingin na yung oras ng break time namin, ihingin na yung panahon na wala yung professor namin. Dahil sa araw-araw, ganun yung ginagawa ng aktivista, sa tambay siya sa labas ng classroom mo, masasanay ka. Masasanay ka na kasakasama mo siya. Na pwede kang humiram ng libro kay na Kuya Bob. Pwede kang humiram ng libro at magtanong kina Ate Mayan tungkol sa philosophy. Ganun. Paalalabas kami, kain kaming lugaw. Tapos, unti-unti doon, tatanong-tanong na sila. Anong pagtingin mo sa budget cut? Saan ka nag-aral nung high school? Mga kamag-anak mo. Doon, ang iniisip ko noon parang, ay, ito ang tingin nito o mayroon siyang parang care sa ano ba yung aking pagtingin. Parang bukas ako na ibukas sa kanya lahat nung naiisip ko. Kahit tungkol sa love life, lahat. Kasi parang ang tingin ko na sa kanya nun, barkada. Ang tingin ko na sa kanila nun, sila na yung second family ko. Pero nung tumatagal, kalaunan, nagbibigay na ng mga educational discussions, pag-aaral, nagbibigay na ng teach-in, nagdi-discuss na sa amin. Ganto kasi yan. Yung pagtingin namin, hihingin nila, tapos bibigyan nila ng paliwanag. Sa akin noon, ang tingin ko kasi sa Army o sa sa ROTC, parang disciplined yung mga tao. Kaya gusto ko yung ROTC. Kasi nung tinanong nga ako, anong gusto mo? NSTP, ROTC? ROTC. Doon, bakit ko nasabi ROTC? Kasi doon noon, nagtatanong ako. Isa akong kabataang nagtatanong din. Gaya mo, gaya ng iba. Bakit ganito? Bakit may mga aktivista? Ang nakakasagot nun, yung nasa kaliwa. Yung organisasyong nag-recruit sa akin. Tatanungin ko yung mga army, yung mga naingukumandat namin sa ROTC. Kasi ganito yan, maririnig ko mga propaganda ng kamalian nung kabila. Pero hindi nasasagot yung tanong ko. Kasabay nung pagtatanong ko, ang liwanag na ibinibigay sa akin ay bulok kasi ang sistema, bulok ang gobyerno.
Rallies. May mga professor pang magsasabi, o hindi ba kayo sasama sa rally? Siyempre kami mga estudyante ang pipiliin natin, sino ba naman? Di ba? Sagot na ng professor yung attendance eh. Sama kami sa rally. Sama kami sa SONA. Hanggang sa unti-unti, akala namin sama-sama lang sa rally. Pinagsasalita na ako sa rally. Siyempre ako naman bilang MC, ang layunin ko, i-agitate. Ibig sabihin galitin yung mga mamayan. Sumisigaw ako, doon, nafe-feel ko na parang, ay, may iba sa akin bilang kabataan na ipapakita ko yung pagmamahal ko sa bayan bilang kabataan. Doon ko na ipapahayag na ganito ang maging makabayan, ganito ang maging nationalist, may pakialam ka sa nangyayari. Hanggang sa ako mismo nagtatanong, kasi naghihinala na ako sa mga kasamahan ko eh, bakit? Bakit kaya yung sila, nawawala sila bigla? Biglang aalis na lang pag sa may meeting, ganyan, papaalam si ganito, tapos isa-isang mawawala. Tapos, nung parang gusto kong malaman saan sila pumunta, nagtanong na ako. Sabi niya sa akin, gusto mo bang malaman kung bakit kami hindi palaging kasama mo? O gusto mo bang malaman ano yung ginagawa namin? Nung tinanong ko, oo, gusto kong malaman kasi na nagdududa ako eh, ano yung mga galaw nyo eh. Doon, sinabi niya, meron kaming organisasyon. Ang pangalan ng organisasyon, Kabataang Makabayan. Isang halimbawa ng National Democratic Front Organizations ay yung Kabataang Makabayan, na kung saan layunin nitong rekrutin yung mga kabataan para magrebolusyon, para sumapi sa mga teroristang grupo, para maging NPA. Sino ba ang NPA, sino ba ang CPP at NDF? Ang CPP, NPA, NDF, sila kinakategorize natin ngayon na terrorist group, pinakamatagal na terrorist group sa Pilipinas. Actually, 50 years na sila na naglulunsad ng mga teroristang pag-atake na para sa kanila, ang tawag nila doon is revolution. Unti-unti, naging aktibo talaga ako, aktibo. Ibinukas nila sa akin yung Partido Komunista ng Pilipinas. Ibinukas nila lang sa akin yung New People's Army, NPA. Ito yung mga armadong grupo natin. Kaya ang pagtingin ko nun sa hukbo, parang, ay, grabe mga hero sila. Grabe, mapapataas ka, mauka. Doon, sabi ko, kailangan kong maging aktibo. Kailangan kong maging aktibo sa mga gawain, sa lahat. Gusto kong makakita ng NPA. At sa darating na panahon, baka maging NPA din ako. Yun na ngayon nangyari. Si AJ ay isang responsible daughter. Maasahan mo siya sa loob ng bahay, maasahan mo siya sa eskwelahan. Tsaka talagang meron siyang leadership traits talaga. Personal, ang pangarap niya una, gusto niya maging chef. Gusto niyang maging writer, gusto niyang maging singer, gusto niyang kumanta sa isang banda. And before, nabanggit niya rin sa akin, gusto niyang mag-PMA, gusto niyang mag-criminology. Bilang isang anak bayan, sana ay yung mga target na personalidad nila ay matatalino, merong karakteristik ng isang pagiging leader, kulturati. Andiyan din dapat yung mas maganda, sana kung makarecruit pa sila ng mga magagandang babae o kaya gwapong lalaki para magamit doon sa paghamig pa ng mga iba pang mga kabataan para doon sa pagpaparami ng organisasyon. Pinakamalaking pagbabago kasi na hindi ko maintindihan, yung changes sa pattern, hindi na siya yung batang nirirespeto ako, hindi na siya yung nagpapaalam, wala na rin sa kanya yung oras ng pag-uwi. Late na siya umuwi, tapos lagi na siyang matamlay o lagi na siyang malungkot. Minsan, lagi siyang galit. Baka may pinagdadaanan lang at kailangan ko siyang intindihin dahil sa edad niya. Pero nung mga panahon na nagsasabi na siya na bawal na kaming
bumili ng ketchup kasi ang favorite ng daddy niya, merong specific brand na favorite ng daddy niya na ketchup. Same din sa bunso niyang kapatid. Ngayon, ayaw niya na akong pabilhin nun. Kasi nga daw, mapagsamantala yung may-ari dun sa mga manggagawa. Dahil nga daw, sinasamantala ng mga, ang mga manggagawa. Pag sinuportahan daw namin yun, o pag bumili ako dun, ibig sabihin, isa na rin daw ako sa nananamantala. Pero mas naging kakaiba yung pagkain namin sa favorite niyang fast food chain na ayaw niya na kaming kumain doon. Simula nung bata siya, ilang beses siyang nag-birthday doon. At kahit ngayong matanda na siya, lagi siyang nagsasabi sa akin na pasalubong. And then biglang-bigla na sasabihin niya sa akin huwag na daw kaming kakain doon. Hindi daw sila nag-regular. Nag-end of contract sila. Issue sa kanya yung endo. Kung kunyari ikaw kabataan ka, nag-aaral ka, pinag-aaral ka ng family mo, nagsisikap yung pamilya mo para mapag-aaral ka, para mapagtapos kayo. Tapos biglang hihikayatin kayo ng mga punyetang organisasyon na to. Para ano? Katalikuran ng pag-aaral, kalimutan ninyo yung pangarap ninyo para sa sarili nyo tsaka sa pamilya ninyo. Iba na siya. Yung dating batang may respeto, yung dating batang malambing sa'yo, nawala na yung kanyang pagiging inosente. Matigas na siya, na parang kaya niya na yung sarili niya, yung pagiging disrespectful niya. Natututo sila na lumaban sa kanilang magulang, natututo sila na suwayin yung mga magulang nila kasi nga ang itinatatak na sa utak nila ng kilusan, ipinanganak ka lang ng magulang mo, pero may sariling isip at puso ka na kayang magpasya. Kaya hindi kanya pag-aari. Katawan mo yan. Ikaw ang magpapasya niyan. Naisip ko sa sarili ko na itong anak ko matalino, so makakapag-isip siya ng tama. So hindi siya pumasok sa isip ko na nare-recruit na siya. Unknowingly, o hindi ko alam na nire-recruit na pala ako sa isang pagiging aktivista. Nagsimula ako sa usapin ng student council. Hindi ko alam na yung sinalihan kong partido sa loob ng eskwelahan namin o dun sa PUP ay mga aktivista pala. Nalaman ko na lang siya nung mismong meeting de avance na kung saan magmamarcha pa daw kami bago kami pumunta doon sa venue ng meeting de avance. Nung nanalo na kami sa student council election, mas tumindi yung paghawak sa amin nung mga organisasyon na to tulad ng Anak Bayan. Natali kaming mga student council o nahatak kami doon sa usapin ng students' rights kasi kailangan daw namin ipagtanggol ito. Nung February 2, 2019, yun yung pinaka mismong inamin niya sa akin na aktivista na siya. At ang masakit dun sa salita na yun, ang sabi niya sa akin, wala na akong magagawa. Parang inalis niya ako sa buhay niya bilang ina. Yung salitang aktivista na ako at wala kang magagawa. Pakiramdam ko, siniraduan niya ako ng pinto. Lumaki sila na nakikita ko sila na natutulog. Na pinagpipray ko sila gabi-gabi. Pero ngayon, yung higaan niya wala. Araw-araw mo titingnan yung mga anak mo, pero yung isang anak mo wala dun sa higaan niya. At ang masakit, hindi ko alam kung safe ba siya, kung kumakain ba siya, kung ano yung kalagayan niya ngayon. Pag tinitingnan ko, inusundan ko yung mga kasama niya, ang papayat na nila. Iniisip ko yung anak ko, kung ano na itsura niya. Parang ipinapatay na nila ako unti-unti. Kasi yung batang inalagaan ko, yung batang minahal ko, yung batang pinrotektahan ko, bigla lang nilang kinuha sa akin ng ganun-ganun lang. Kaya ako lumalaban kasi at least may pag-asa pa ako na makuha ko yung anak ko. Nagagalit ako sa sarili ko kasi hindi ko siya naprotektahan. Para sa mga magulang po, alam ko mahal na mahal niyo ang mga anak ninyo. Huwag kayong mawawala ng pag-asa na may maganda pang mangyayari sa kanila. Importante yung komunikasyon. Huwag po kayong mapapagod sa pagpapaalala sa kanila, sa pagtuturo sa kanila ng magandang values. Importante po, mga nanay,
na ipadadama nyo sa kanila yung kahalagahan nila. Bago kami pumasok sa loob ng NPA, maki-anniversary, merong itinas sa amin. Inatas sa amin ng isang platoon instructor, mataas na kadre rin sa loob ng NPA na, eto, organisahin nyo to. Kasi anak ko to, galit to sa akin. Kada dadalaw sa akin talagang minumura ako, sinisigawan ako, nadadamay pati yung mga masa. Ako yung naatasan, mismo na pumunta sa kanya. Lumapit sa kanya, sunduin siya. Sinundo ko siya, kinausap ko siya, hindi kami magkakilala. Doon lang kami sa unang pagkakataong yun nagkakilala. Ang relasyon pa namin nun, dahil nga ang sabi nung tatay, masungit. Ang relasyon namin nun, ako naman, ang nasa isip ko, ay kakaibiganin ko muna. Ano ba yung mga personal na interest niya? Ganun. Ganun ko siya kinaibigan. Katalakayan para makuha yung interest niya, sinama sa mga electoral na kampanya. Pag magpo-post kami, tapos lagi yan, pag may picture-picture pa kami, pag may gagawin kami, papakat kami. Ganun. Kasi si Ira noon parang, alam mo yung isang kabataang may galit, punong-puno siya ng galit. Talaga noon. Tapos naranasan niya lang talagang magkaroon ng pamilya at maging masaya nung kasama niya na kami. Nabuo yung tiwala na parang, "O tol, saan ka? Ay, saan ka ngayon?" Mayat maya nagtitexan, ganyan. Mayat maya nagkukumustahan. "May opex pa kayo? May pera pa kayo pang pakat?" Ganun kami ni Aire. Kahit naman sa ibang mga kabataan, ganun ang ginagawa para mas mabilis na makuha yung loob. "Tol, gusto mo sumama? Di ba hindi ka pa nakakita ng NPA?" "Sige lang. May gagawin kasi ako eh. Busy kami sa pakat sa eskwela." Ganyan. "Hindi, sama ka. Para makita mo naman yung mga kasama sa loob." Pero tinanong ko rin siya minsan, "Hindi ka mo na-excite makita yung tatay mo?" "Hindi, yung mga kasama na lang. Kasi nandun yung personal na galit niya pa eh." Tinatanong ko, "Bakit ka galit sa tatay mo? Bakit parang ang sama-sama ng loob mo sa tatay mo? Ang sama-sama ng loob mo sa mga magulang mo." "Kasi yan sinasabi niya lang, pinabayaan nila kami. Nung nasa kilusan na kami at NPA na kami, nandun yung longing na yakapin mo man lang ako, batiin mo man lang ako, tatay. Nandoon, yung sakit ng loob ng isang anak na natili doon. Hindi yun nabura kahit napalitan na yung ideology niya, napalitan na yung kanyang mga prinsipyo sa buhay. Hindi siya nabura." Kung sa principles, o kaya yung mga pinaglalaban nilang mga rights, tama naman, maganda naman yun eh. Siyempre, sino bang may ayaw ng lupa, di ba? Kung usapin sa lupa ng mga magsasaka, sino bang may ayaw ng lupa? Siyempre, gusto lahat ng mga magsasaka may lupa sila. Sa kalunsuran, dahil ang kadalasan na ginagamit ng mga organizer ng NPA o ng kilusan, yung karapatan ng mamamayan. Kung ikaw kunyari isang kabataan na pinagkaitan ng karapatan na makapag-aral, for example, yung karanasan ko nung kabataan ko. Ang ginamit nila sa akin dahil hindi ako nakapag-aral. Ginamit nila yon na batayan para rekrutahin ako. Bakit? Ang sabi nila sa akin, pinagkaitan ka ng gobyerno ng karapatan na mag-aral. Dahil imbis na libre ang pag-aaral sa Pilipinas, pribilehiyo yan sa mayayaman. Kaya kung mahirap ka, wala kang karapatang mag-aral. Dahil ako tatanga-tanga at walang alam sa mga ganun pa, naisip ko na siguro nga tama. Baka nga talaga pinagkaitan ako ng gobyerno ng karapatan. Pero nakalimutan ko yung public school. Nakalimutan ko na pwede pala akong mag-aral kahit nahirap sa financial yung pamilya ko. Basta magsisikap lang ako. Pero dahil nga nalinlang ako sa mga paliwanag nila, dahil ang gagaling nila magsalita. Pangalawa, yung kahirapan sa buhay.
Ang sabi nila, kaya walang trabaho yung magulang mo, kaya wala kang trabaho, kaya mahirap kayo dahil sa gobyerno. Dahil bulok ang lipunan, dahil bulok ang paraan ng pagpapatakbo ng pamahalaan. Hindi niya inaalaga ng mamamayan niya. Kung ikaw simpleng kabataan ka, ganun ang maririnig mong paliwanag. Ano sa tingin mo ang tatanim sa utak mo? Oo nga, pinagkakaitan kami ng karapatan. Tsaka kahihikayatin eh. Ganun ang ginawa sa akin, hinikayat ako na lumaban. Mag-aklas ka. Lumaban ka laban sa gobyerno, ipagtanggol mo yung karapatan mo sa edukasyon. Pagtanggol mo yung karapatan mo bilang pag-asa ka ng bayan, ipakita mo na pag-asa ka ng bayan, sa anong paraan, lumaban ka. Sa ganong punto, naging aktivista ako. Nirecruit ako sa anak bayan. Hanggang sa binigyan nila ako ng mga pag-aaral, MKRP, yung maikling kurso sa lipunan at Revolusyong Pilipino. Hinikayat na nila akong sumama sa mga rally. Rally, 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 recruit, recruit, recruit. Propaganda dito, propaganda dyan. Punta dito, punta doon para mag-recruit. Mag-aral ng mga tungkol sa lipunan at Revolusyong Pilipino. Mag-aral tungkol sa armadong pakikibaka. Yun nga lang, kahit maganda yung layunin nila, kung mali yung paraan nila ng pag-i-implement ng paglaban, kailanman hindi magiging tama ang mali. Tama ba ang manunog ka? Tama ba napatayin mo yung mga tropa ng pamahalaan na ang layunin lamang ay i-secure yung kanyang mamamayan? Tama ba na pumaslang ka ng isang magsasaka o isang tribo na ang lais lang naman ay maging payapa yung kanilang pamayanan? Tama ba na hikayatin mo yung kabataan na mag-armas para lang mamatay? There are three processes by which the Philippine Revolution is to be advanced. These include the building of the Communist Party of the Philippines, the building of the New People's Army, and the building of the National Democratic Front. Sa pamumuno ng Communist Party of the Philippines, pinapaganan niya ang digmang bayan sa Pilipinas para labanan yung gobyerno sa kasalukuyan. Tanda natin na ito ay tatlong larangan ang hinarap natin. Una, Partido Komunista o yung Communist Party of the Philippines. Ito yung namumuno. May dalawa siya sa data na ginagamit. Yung armado, yung NPA, na siyang nagsasagawa ng armadong pakibaka. At NDF, yung legal. Kinakailangan mong makuha sa panig ng CPP ang pinakamalawak na suporta na makukuha mo. Kaya layunin mo sa NDF, makipagkaisa ka sa lahat ng uri, saray, sektor, at partido. It is true that a minority class, especially only the party which represents it, cannot win the Philippine Revolution all by itself. At any rate, even while there are the forces of armed revolution, there are the legal democratic forces in the Philippines. The biggest of these is Bagong Alyansang Makabayan, or Bayan in short. It has a membership of more than 2 million members in more than 1,000 member organizations. Its biggest component organizations are Kilusang Mayo Uno, which is the labor center, the Pambansang Kilusang Magbubukid, which is the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, or KMP, Gabriela, the Women Alliance, League of Filipino Students, Alliance of Concerned Teachers, Kanet, Kadena, and so on. Ang binabanggit niyang Makabayan Block, yung bloke o grupo ng mga party list na itinatag at kontrolado ng Communist Party Philippines. Malinaw kasi yung tungkulin na iniatas ng partido sa mga congressmen ng Makabayan Block
bakit nasa loob sila ngayon ng House of Representatives. Ano yon? Una, i-infiltrate yung Kongreso. Mag-organisa doon sa loob at palawakin yung network ng aliyansa nila sa loob ng House of Representatives. Isipin mo kung mapalakas nila yan. Anong ginagawa lang ngayon? Si Loren Badoy nagsalita laban sa kanila. Anong sabi? Pag hindi mo binawi, sinabi mo na kami front organization, ay hold namin ang budget ng PCO, di ba? Nagsalita si Monteagudo. Ano may sinabi na? Bawin mo, sinabi mo na kami front organization. Kung hindi, hold namin ang pondo ng NICA. At nagawa ang laki palparan yan. Di ba? Naipakulong lang yung matanda. Eh kung sabihin mong lumaki ang bloke nila, makapag-elect sila ng mas marami. At marami sumapi sa kanila sa bloke. Kaya nilang humarang ng isang batas. Nung pinagtibay yung anti-terrorism law, sila lang yung nagno. Part ng tungkulin na mga kongresista na to na kunin yung mga information na yon, yung mga data na yon, at ibinibigay yon sa Communist Party of the Philippines. Gagamitin yon para sa kanyang strategic goal. Kaya kung titingnan ninyo, parang ang daming alam ng CPP sa kalakaran ng gobyerno sa loob. Bakit? Kasi nandyan yung mga kongresista, sila yung inatasang kunin yung mga informations na yon at ibigay sa CPP. Kaya nga sinasabi namin nung nasa loob pa kami, ang mga kongresista na nasa kongreso, na nasa ilalim ng Makabayan Black, sila yung mata, tainga, at bunganga ng partido sa loob ng House of Representatives. Ang pananaw ng Communist Party of the Philippines, sila ay gobyerno din. Ngayon, kung ang gobyerno ng Pilipinas ay may Armed Forces of the Philippines, meron din yung NPA, ang gobyernong bayan, na sila naman yung nakikipagbakbakan sa pwersa ng pamahalaan, sila yung nagiging instrumento para durugin ang pwersa ng pamahalaan. Ang panguna yung pwersa ng revolusyon ay magsasaka. Ibig sabihin, mapakikilos mo ang magsasaka, mapalalawak mo sa revolusyon, at hahawak ng sandata kung sila inaapi sa lupa. Pinag-aralan yung pagre-recruit. Kaya nga, based on practice namin, ang ginagawa namin doon sa mga communities, no? Especially kung medyo malayo-layo yung mga military detachments, alang nagkakaroon kami ng mga mass meeting sa kanila. Yung mga magsasakay may apat na kondisyon, na yun yung ino-exploit namin para malinlang sila. Una, mayroong tinatawag na tirsyahan. 2/3 yung pumupunta sa may-ari ng lupa, 1/3 naman yung pumupunta sa mga magsasakaya, logi sila doon. Pangalawa, napakaliit ng sahod ng mga manggagawang bukid, may mga pagkakataon na 100 pesos lang bawat araw yung tinatanggap nila. Pangatlo, nandyan yung napakataas na interes ng pautang na ang tawag naman sa kilosan ay usura. At pang-apat, eh yung farm gate price, no, na binabarat ng mga traders sa panahon ng harvest season. Napakaliit nung presyo nung kanilang mga produkto. Ipinapaliwanag namin dun sa mga magsasaka na kayo ay pinababayaan talaga ng gobyerno. Pinagsasamantalahan kayo ng mga traders dito sa lugar ninyo, ng mga panginoong may lupa, ng mga negosyante nandito. Tapos ngayon, lumapit na kayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, humingi kayo ng tulong sa DAR, humingi kayo ng tulong sa DA, at sa ibang ahensya ng gobyerno, sa local government units, pero hindi kayo pinapansin. Lahat ng pamamaraan parang naubos na nila eh. Tapos binabaliwala sila. Ito na yung pagkakataon ninyo kasi andito yung NPA. Handa kayong tulungan ng NPA talaga para mailigtas kayo doon sa sitwasyon ninyo. Pero sa totoo, dinadala namin sila doon sa isang sitwasyon na mas lalong gugulo. Yung IP, kailangan din kasing ma-recruit kasi kailangan ng NPA ng mga warriors mula sa IP kasi sila yung may alam doon sa kabundukan. Sila yung may alam sa terrain,
sila yung may alam sa kondisyon doon. Nilalapitan namin yung mga leader nila o kaya yung mga dato nila, no? Kinakausap namin. Tapos yun yung kinukumbinsi namin na makiisa sa kilusan. Kasi pag nakumbinsi namin yung mga leader at saka dato nila, napakadali na namin kumbinsin din yung iba. Pinapalaki namin yung issue nung IP. Lalo doon sa usapin ng claim nila sa ancestral domain. Halimbawa, mayroong mga logging companies o kaya mining companies na pumapasok sa area ng mga IP, pero sinasabi namin na yung buong kalupaan na andun yung mga IP, yan yung magiging scope ng operation ng mining companies or logging companies. Kaya yung mga IP, napapaniwala namin sa linyahang ganun, na sa totoo, isang lantarang panluloko yon sa mga IP para ma-agitate sila at sumama sa amin doon sa tinatawag naming armadong pakikibaka. Nakatutok ngayon ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa extortion activities o pangungutong ng komunistang grupong New People's Army o NPA. Nagsimula na umano ng rebuilding grupo ng New People's Army o NPA sa extortion activities nito sa Region 6. Nagsagawa ng operasyon ang Philippine Army sa nasabing lugar dahil sa sumbong na planong pangingikil ng mga NPA sa ilang politiko sa rehiyon ng Bicol. Pag isang lugar, balita na rampant ang extortion, walang mga pupuntang business yan. Malaking impact itong mga cases of extortion ng mga NPA. So nawawala yung confidence ng mga investors dito sa ating lugar. Alam nyo naman, ang extortion na isa sa mga resource generation activities. Yung kanilang pag-build up ng armed capability, pagbili ng armas, pampropaganda nila, pati yung mga tactical offensives na yung mga lahat ng support dito nanggagaling sa extortion money yan. Kailangan doon sa CP20 yung pera kasi gagamitin doon sa pagbili ng mga bala, mga barrel at saka yung pulbura ginawa ng mga IED. Numero na kinuha namin ng mga pera sa mga contractor. Yung Lorenzo Sarmiento Company, lahat ng equipment nila pinababa namin dahil ayaw magbigay sa amin. Lahat ng kontraktor na hindi nagbibigay sa amin, sinunog namin yung mga equipment nila. Nahinto yung laging ng Panigmosdab Oriental dahil sa amin. Number two, mining. Lahat ng mga mining skill doon sa area ko, Mount Diwalwal, doon sa Pangarason, lahat pang part ng double norte ng mining, mula sa small skill hanggang sa medium skill, hanggang yung sa mga big skill, lahat yan nagbibigay sa amin. Kasi may mga kuta sila bawat planta. Bawat planta nila, sa mining plant nila, may kuta sila na 50,000 per quarter. Yan ang malaking kita talaga sa NPA sa lugar ng Davao del Norte. Number three, itong mga may-ari ng mga bus company. Yung mga bus company doon sa lugar ko, lahat sinulatan ko yan. Pag ayaw kayo magbigay sa amin, sunugin ko yung lahat ng bus nyo na magta-travel sa lugar ko. Kaya nag-sample kami ng mga bus company na sinunog ko. After that, ipadala ang management ng tao na inegosyate kami kung magkano ang kailangan namin. Kapat yung mga agribusiness, yung mga may-ari ng mga plantasyon. Pinakamalaking presyo talagang ginawa namin sa buong rayon. Pinapaputol namin sa mga labor groups, mga saging. Pangalawa, yung aeroplano na nag-i-spray doon sa mga banana plantation, pinagbabaril namin yung aeroplano. Kaya natakot na yung mga piloto na mag-spray sa banana plantation kasi hindi pa na-negotiate sa management ang team namin. So mapilitan talaga ang management na magkipag-negotiate sa amin. Dahil wala nang piloto na mag-operate sa aeroplano nila habang hindi pa kami na-resolva. So ganun ka-purisyo sa mga banana plantation yung ginawa ko. Saka ikalima yung mga maliliit na mga negosyante na, yung mga may-ari ng mga truck. Kasi yung mga maliliit na negosyante, sa ano na yan, sa mga guerrilla front na yan. Ang masama rito, pati yung mga maliliit na mamamayan natin, yung kanilang revolutionary tax, ano? Kinukotahan pa nila, kinukotongan pa nila. So, all in all, mga pag-inad natin yan, more or less mga 1 billion a year ang nakukuha ng NPA dito sa kanilang extortion activities. When it comes to security, it's a shared responsibility ito. Kaya nga ang best way to really address this and really maintain peace and order and security sa area
is to really work together. Huwag kayong bibigay sa extortion ng mga NPA. Umasa kayo na naririto ang inyong armed forces na laging nakahandang tumulong at protektahan kayo. Pinapaiting pa rin ng PNP, AFP ang kanilang ginagawang security measures upang maging manatiling ligtas, mapayapa at mas makabuluhan ang 2019 midterm election. Sa mga kuha namin ng pera, isa doon mga politiko din. Panahon ng mga eleksyon din, nanghingi kami rin ng pera sa kanila. Permit to campaign. Yung, siyempre, magkampanya sila doon sa mga area na nickname namin na mass base namin, teritoryo namin. Doon sa permit to campaign, lahat ng mga politiko, kaibigan man ng NPA yan, alyado ng NPA, or kalaban ng NPA, lahat sila magbigay. Hindi kayo makapasok sa teritoryo ko pag hindi kayo magbigay sa ng asyunang bayad. Pumasok ka ng barangay, so magkampanya ka. So, kung pumasok ka sa barangay, dapat mapaalam ka sa kilusan. Hindi pwede na hindi ka magpaalam. Magbigay pa rin sila. Kahit po sila. Yan ang ginagawa ng mga territorial works. Sabihan naman yung mga territorial sa war organ na dapat lahat na naglagay ng ano dyan, mga posters, hingian nyo ng pan-support o parang missionary tax. May mga taripa sa mga konsihal, 10,000 yung 10,000 yung bawat isa. Mayor, mga 50,000. Pinakamalaki doon sa mga kongres, 500,000 hanggang 1 million. Gobernador, 1 million din. Halimbawa, may isang politiko na mas mayaman din, hingian namin kahit 2 million pa rin. May experience kami na 2 million, 3 million hiningi namin. Now, kung gusto mong manalo ka, magpaalam ka rin kung gusto kang, kung tutulong ba sa iyo ang NPA na gamitin yung organisasyon nila para support sa iyo. Sabihan naman sila, bay, i-endorse ka namin sa mga masa namin. Ibigay namin sa inyo yung boto sa kanila, sa inyo, yung boto nila. Karamihan sa mga politician doon, ayaw maniwala na ganun ang pwersa ng NPA na suporta sa kanila. Dahil sa takot na lang, magbigay na lang sila ng ganyang demand. Pre, wala naman silang magawa kasi doon sa mga baryo na liblib, malayo na, kailangan sa pumasok doon para makapagkampanya din, kailangan nila ng boto. Kung ayaw mo magbigay sa kilusan, huwag ka na lang mag-agat ng boto. Lalo na mga gobernador, may mga bodyguard, tapos hindi nabigyan ng missionary tax sa kilusan. Ambusin talaga yan. So karamihan sa kanila, mayor, gobernador, mga board directors, nagbibigay talaga yan, kaya lang patago. Hindi lang gusto na malaman na ganito sila nagsuporta sa kilusan. Kaya maraming pira ang NPA. Yung region nga, pag-eleksyon, gusto pa niya. Kung araw-araw, mag-eleksyon na lang siguro para malaki yung mundo yung kuha nila. Ang pinaka main objective sa CPP-NPA, diya sa puntong pang pinansya, ilagi ng impost tanan. Wala na sila unang-naon pa nga para sa bayan. Ang pinaka main point doon, naagi kwarta na magamit sa sunod. Kaya diyan man kuhaon nato ang pangsuporta sa armadong pwersa, diyan ito gamitin ng mga sakto mga konsolidasyon. Ang mga lugar nga kulang o pinansya, kinanantawag ka ng atong suportaran, ang ubang lugar, ang area. So, dapat naagi insaktong pundo ang partido. Doon sa paano kami mag-extortion, una, tingnan namin doon sa yung website ng DPWH.com kasi nandoon yung mga lahat ng mga kontakto, naka-record yung mga kontrata nila. Hanapin namin kung sino yung pinakamalaki. Yun ang unahin namin kasi malaki. Tapos, hanapan namin ng paraan na makontak yung manager. Kung kaya, yung may-ari. Pag makuha na namin yung number nila, tawagan namin yun at mag-warning kami. Ubay, nandyan na pala kayo sa area. Nang area namin. Kung nari, i-claim namin yun. Itakutin namin sila. Area namin yan. Area ng NPA yan. Bakit nandyan kayo? Hindi kayo nag-coordinate sa amin. Kailangan pag-usapan natin yan. Yung project ninyo. Kadalasan, 3% yung hiningin namin sa mga kontraktor. Maliban pa doon sa 3%, mayroon pang tawag doon na permit to operate. Sa bawat 1 million na budget nila, 1,000 pesos yun. So, ibig sabihin, kung 100 million yung budget nila, ay 100,000. Maghingi kami talaga ng pera. Kasi yun ang pinaka-pake namin sa kanila. Ang unang tinira ko, ang North Davao Mining Corporation. Ang North Davao Mining Corporation, isang malaking mining company ng Mako, Davao del Norte. Sinulatan ko ito hanggang 3 beses.
ayaw talagang mag-react. So ang ginawa namin, hinarangan namin yung mga truck nila at hinulog namin sa bangin. Ang paghulog ko sa walong 18-wheeler truck na loaded with copper, gold, nickel, at iba pa. Kaya lang takotin namin talaga sila. Kung sino ayaw makipag mag-cooperate sa amin, magbigay ng hiningi namin, gagamitin ko yung pwersa ko para isunugin yung mga equipment ng mga construction. Pangalawang ginawa ko sa North Davao Mining Corporation, pinutol ko yung puste nila sa power line na mga dusi na puste. Umabot ng 3 buwan, nawala silang operation dahil walang power line. At nahirapan sila mag-tayo uli kasi nasa bundok yung puste. So naging presyo malaki doon sa North Davao Mining. Kaya napilitan yung North Davao Mining na hinanap ako. Usap kami doon sa isang lugar na partner ng North Davao Mining. Nagbigay siya sa akin ng 5 million. Nagdemand ako sa kanila ng 10 million per year. Hindi na siya nagbigay sa amin. Tuloy-tuloy yung pagkandak namin sa butahe sa kanilang kumpanya. May sinunog kami mga mandation truck. Inatake namin yung nila ang detachment ng security guard sa PP. Sinunog namin ang almost 20 unit na truck sa bulldozer. Pinutol pa namin yung power line ulit. So doon nag-decide ang North Davao na hinto na nila ang mining company. Parang sinira namin yung mga negosyo nila. Instead na makatulong sa development sa lugar, dahil lang doon sa issue ng extortion na ginawa namin sila, ha. Siyempre, ayaw na nila magnegosyo ang iba dyan. Ilang beses pa na mga negosyante na umatras na, hindi naman nagpatuloy sa mga kanila. Yung may experience pa ako dati na yung tulay, siyempre malaking tulong sa mga mahirap ng tulay. Hindi nagbigay yung kuhan, inubos namin, sinunog yun. Tapos, anong nangyari? Wala na. Hindi nagpatuloy yung contractor. 11,000 workers. So, kung hindi pang NPA, hindi sana maputol yung trabaho. Dahil sa ginawa ko, inamin ko talaga, ako talagang gumawa ng lahat ng mga harassment na doon. Yan, nangyari. Nahinto ang North Davao. Nahinto sila. Ang dahilan talaga na nawalan trabaho ang mga tao, ang CPP-NPA. Kaya nga hindi nag-improve ang lugar dahil sa NPA. Noong 1970s, pumasok po ang NPA sa aming ancestral domain at pinatay po nila yung ilan sa aming mga leader. At yung leader na yon ay siyang aking ama. At dahil po doon, tumayo ang aming tribo, lumaban laban sa mga NPA na pumapasok sa aming ancestral domain. Pinatay po yung papa ko dahil ayaw niyang kumampi, ayaw niyang makiisa sa rebuilding grupo dahil alam niya yung intensyon, alam niya yung hindi magandang maidudulot ng rebuilding grupo sa pagpasok na dahil gusto nilang sakupin ang aming ancestral domain dahil ginagamit po nila yung sitwasyon namin para makakuha ng funding sa ibang bansa. Naging source din ng income ng Kilusan yung IP kasi ginagawan ng pag-aaral yung sitwasyon ng mga IP at pagkatapos gumagawa kami ng project proposal at ipinapasa namin sa mga funding agencies abroad para mabigyan ng pondo yon. Naghahanap kami kung ano yung particular na issue sa community na pwede namin gamitin sa paggawa ng isang project proposal, like issue sa mga paaralan ng mga kabataan na sa malayong lugar na sa kabundukan na hindi naabot ng proyekto ng government, issue ng IP community, merong totoo at malaking porsyento po doon ay gawa-gawa lang namin. Like sinasabi namin na ang mga tao ay hirap na, gutom na at kawawang-kawawa na sila. At iba't ibang issue ng lipunan na kaya naming gawa ng project proposal para makakuha kami ng pondo galing sa ibang bansa. Halimbawa, pipicturan nila yung mga nitibo natin na walang eskwelahan tulad ng mga report na ito ngayon, nandito sa NCIP report. Halimbawa, dun sa Mindanao, ibibigay nila yung litratong kunyari nag-aaral sa ilalim ng mangga o walang clinic o walang tubig na inumin,
yun ang ipapakita nila sa Europe o sa Amerika. At ang kasunod nun ay pagkuha ng donasyon. So nakakakalap sila doon. Nung nasa loob pa po ako ng institusyon po kung saan ito po yung Rural Missionaries of the Philippines ay nakakuha kami ng 32 million na budget from European Union. Pero in the previous year po nito, may nakakuha po kaming mga pera kung saan naabot ng 50 million, 100 million. Ganito kalaki yung perang natatanggap nila from donations. Yung isang NGO sa Europe, for a period of 10 years, ay nakapag-contribute siya ng 63 million euro. Dito rin namin nakita yung pondong pumupunta sa Rural Missionaries of the Philippines na umaabot ng mahigit na 100 million pesos. Sino ang Rural Missionaries of the Philippines? Ito yung nagpupundo ng salugpungan schools, yung mga eskwelahan ng netibo na ilinagay nila. Dahil di ba sabi nila sa Europe, walang eskwelahan, so naglagay sila ng eskwelahan. Pero ano itinuturo sa salugpungan? Ang tinuturo doon ay kung paano magrebelde, gumamit ng armas at mag-demonstrate doon sa mga syudad. Totoo pong ini-exploit kami dahil makikita niyo po sa mga daan ang daming nagrarally na IP. Hindi nila alam yung hinahawakan nila na placards, yung mga English, dahil hindi nila yun naiintindihan. Dapat kasi pag may problema ang tribo doon sa mismong teritoryo ng tribo inaayos, hindi dinadala kung saan-saan, hindi dinadala sa US kung saan para gamitin, para lang makakuha ng pondo, para lang makakuha ng simpatya ang NPA sa ibang bansa, sa ibang grupo. Kaya kami nakikipag-ugnayan ngayon sa mga gobyerno sa Europa at sa Amerika na din, dahil lang Communist Party NPA, NPM, ay na-declare ng terrorist organization yan sa Europa, Estados Unidos, sa New Zealand, sa Australia, sa United Kingdom, sa Canada. So, ipapaliwanag lang natin na ito ang ginagawa talaga nila, na yung binibigay niyong kontribusyon ay napupunta sa armed struggle. Yung mga nakukuha po naming pera from our funding agency, like European Union po, ay pumapasok po sa mga legal front institution po ng NDF, which under ng CPP-NPA. At sa loob po ng institusyon at sa loob ng kilusan ay merong tinatawag na hatian. Sa katotohanan lang, hindi naman lahat ng nakukuha niyang pondo sa mga kanyang mga project proposals ay napupunta sa project. Dahil antimano, 30% kaagad ang ibinibigay sa NPA. Ginagamit yon ng CPP-NPA para ibili ng barel, ibili ng bala, ibili ng mga pulbura para gawing bomba sa pagpapalakas nga nung tinatawag na armadong pakikibaka. Yung 70% ay panggawa ng mga project para mas marami silang makuhang membro ng NPA or sympathizers ng NPA. Pero sa totoo lang, nililin lang namin yung mga IP kasi yung mga pundong na source out namin from funding agencies mula abroad, hindi naman napupunta sa mga IP yon. Kaya sa experience namin, sa loob ng ilang dekada, walang mga IP communities na tutulungan talaga ng CPP-NPA na umunlad. Wala po talagang napupunta na pera o proyekto para sa tribo. Dahil kung meron po, sana ngayon malayan ang tribo, meron na sana kami ngayong mga access roads. Pero hanggang ngayon, wala pa po. Gusto nila maghirap lang kami para continuous yung funding na galing sa ibang bansa. Dahil pag ang tribo mayroon namang kalsada, mayroon namang paaralan, wala na silang magagamit. Yun yung rason bakit gusto nila kaming sakupin at i-recruit yung aming mga kabataan. Dati po akong isang municipal tribal chieftain since 2012. Isang Manobo tribe at nakatira doon sa pinakamalayong bundok dito sa municipality ng San Miguel. Sa aming 12 na magkapatid, ako lang po yung nakapagtapos ng kolehiyo sa tulong po ng National Commission on Indigenous People. Pinilit ko po na makatapos ng pag-aral dahil doon sa nakita ko na kailangan talaga yung education ng IP. Yung Alcadib at TRIPS, non-deep-ed school yun. Sila yung unang pumunta doon sa IP communities. Nung dumating yung school na yun, grabe yung saya namin. Dahil nakapagsulat ng mga kabataan namin, nakapagbasa at nakapagkwenta. Hindi namin in-expect na parang recruiting school. Mga 5 taon hanggang 17 yung dinodoktrinahan ng ANPA.
gamit yung teacher ng TRIPS at Alcadib. Kaya nga po, maraming sumasali sa kilusan ng NPA ng mga minoridad. While nandun sila sa school, halimbawa yung mga sample, instead na apple, yung A, gawing armalite, ginawa yung mga drama parang ipalabas na merdugo, kriminal yung mga sundalo. At ipalabas na yung mga katutubo ay inaapi ng sundalo. Habang tumatagal, yung mga pupils na nandun, mga IPO na nandun sa TRIPS, lalong lumalakas yung galit. Isa sa paraan para ma-recruit nila ang mga IP, tinitignan muna nila kung ano yung kailangan ng mga IP. Kagaya sa akin, gusto kong makapag-aral, gusto kong makapagtapos ng kolehiyo. Kaya inoferan nila ako ng scholarship. Full scholar pa yung sinabi nila. Kaya sabi nila sa akin, magdaan muna ako ng seminar, mag-e-exam ako. Pero nung nandoon na kami sa area, hindi naman po yun yung pinagawa sa amin. Tinuruan po kami kung paano makipaglaban sa gobyerno, kung ano yung mga propaganda laban sa gobyerno. Kaya po, mabilis pong nare-recruit ang mga IP dahil hindi alam kung ano yung mga pinagsasabi nila. Kagaya po ng mama ko. Yung mama ko po hindi po yun nakapag-aral. Pero dinala po yung mama ko doon sa Kidapawan para mag-rally. Pero nung tinanong ko po si mama, hindi niya alam kung ano yung sinisigaw niya doon. Masakit po sa akin na makita ko yung mga kapwa ko tribo na nagdadala ng armas, na imbes na sa eskwelahan po sila ay nandun sila sa kabundukan, nakikipag-gyera, nakikipaglaban, laban sa amin na mga leader ng tribo. Isang mission ko nung the time na inappoint ako ng mga elders namin bilang isang municipal tribal chieftain. Sabi ko, kailangan talaga ang makapag-aral yung mga kapwa ko katutubo. Dito sa municipality ng San Miguel, ito po yung identified na pinakamaraming trip sa buong province. Ilang beses na nakipag-dialog kami, kinausap ko po yung commander ng NPA na isang katutubo rin. Kasi expecting na maintindihan niya ako dahil kapwa ko siya katutubo. Naghingi ako sa kanila ng paumanhin at sinabi ko pa sa kanila na pwede ako nilang utusan na yung trips na yun ay ipa-credit doon sa DepEd. Pero sinasabi ng isang commander ng NPA na huwag nating ipairalin yung pagkalumadis mo. Nagalit na sa akin ang NPA. Doon ako naggawa ng isang plano na paano namin mapasirado itong trips na to. Year 2015, dumating po yung time na nagkaroon ng bakwit, nagkaroon ng meeting doon sa Malacañang. Ako po yung pinadala ng aming mga elders. Napaabot ko po yung desisyon ng mga tribal leaders na lalapit kami sa DepEd para magtayo ng IP school sa aming community. So, tinugon po yung request namin, pinalitan po yung trips, itinayo po yung eskwelahan na accredited ng DepEd. Kaya nga po, para sa akin, yung pag-usap namin na yun, yung mga plano na yun, nagiging successful. Very happy po ako na ganito yung nangyari ng aming kabataan. Nasagot po yung aming hinihiling dito sa Department of Education na itayo yung totoong indigenous people's education. Natuto yung mga kabataan namin, rumespeto ng mga elders. Matuto yung kabataan namin na mamuhay, na sumasang-ayon doon sa kultura at tradisyon namin. Not like before doon sa trips, na totally nawala yung kultura dahil yung aming kabataan hindi na makontrol ng tatay. Ang nag-control na yung teacher ng trips at NPA. Pagkatapos po na naging successful yung pagtayo ng mga SP school dito sa aming community, lalong nagalit po yung NPA sa amin. Doon na nagsimula yung pinakakalbaryong yung naranasan namin. Samantala, nanawagan naman ng hustisya ang mga lumad sa Mindanao kasunod ng pagkamatay ng ilan sa kanilang mga lider at mga kasamahan. Hindi ikinatuwa ng National Commission for Culture and the Arts ang naganap na pamamaslang sa tatlong miyembro ng lumad sa Surigao del Sur. Sunod-sunod ang pagpatay sa mga miyembro at lider ng lumad dito sa Mindanao.
Matatandaang nitong nakaraang Biyernes ay pinagbabaril ng riding in tandem ang lumad school leader na si Hermie Alegre na dahilan ng pagkamatay nito habang grabing nasugatan ang kasama nitong tribal chief na si Danny Diarog sa sitio Kahusayan dito sa Davao City. Bago ang insidente ito ay pinatay din ang isa pang lumad leader na si Dato Ruben Labawan noong July 6 dito rin sa Davao. Hanggang ngayon, nandun pa rin yung takot sa amin, nandun pa rin yung fear na pag kinalaban mo sila, pag nagsalita ka against sa kanila, ikaw na naman yung target. Kaya ako ngayon, kahit mayroong threat, kahit mahirap yung ginagawa, patuloy pa rin po ako. Dahil kung hindi po kami lalaban, hindi po kami magsasalita, paano po yung susunod na henerasyon? Ano pong mangyayari sa aming ancestral domain kung kami po ngayon na leader ay hindi kami magsasalita laban sa kanila? Ang dami na pong mga dato na pinapatay. Mga IP members na pinapatay. Makita mo yung nakakatitir na matanda na sinaksak ng NPA. Yung isang matanda na maliit pa ako, pinaglalaban na yung IP rights. Halos hindi ko yun matanggap. Sa taong ito, ang daming namatay na mga kamag-anak ko dahil galit ang NPA sa akin. Bakit kami yung pinapatay? Bakit kailangan kami yung maghirap? Bakit kailangan yung mga bata yung dapat gamitin na papatay sa kapal na tribo? Napakasakit po sa amin. Dahil lang doon sa laban namin ng edukasyon, pinapatay kami na parang hayop. Kawawa yung mga bata na wala ng tatay. Hanap ng pagkain, pagkaaral. Tigilan niyo na po ang paggagamit niyo sa mga kabataang tribo. Tigilan niyo na po ang paggamit sa kakulangan ng edukasyon nila. Huwag niyo na pong gamitin. Tama na po yung panuluko niyo sa amin. Tama na po. Tama na yung ginagawa niyong pangluloko sa tribo. Alam kong may pamilya kayo. Alam kong meron din kayong puso. Gamitin niyo naman po, magpakatao kayo. Magpakatao kayo. Tama na. Sang tanang miyembro ng NPA, ng CPPNDF, palihog lang. Dili din nami kaya yung kanami ibati, yung kanami kaagi, disti pa ka ni Antuhanto doon. Palihog lang kung gusto mayo ng gyera. Kung wak ka mo makangay ng gobyerno, ngadto ka mo sa gobyerno, makiglaban. Ayaw kami paggamita. Dili din nami kaya, palihog lang, maluoy ka mo kanami. Maluoy ka mo sa tribo, na yung iban ka mayo, sayod ako, pamilya mayo, yung ipatay mayo. Tama da, palihog, maluoy ka mo kanami. Dili nami gusto ng gyera, gusto lang nami magpuyo ng malinawon sang kanami ancestral domain. Dili kami gusto ng gubot, kay gusto lang nami ng kalinaw, gusto lang nami na mabuhi kami, na iyan yung kanami kultura, na iyan yung kanami tradisyon, na padayon kami, nagapreserba ng kanami kultura, na padayon yung gapuyo kami sang kanami ancestral domain, na way bisan sino yung magagamit kanami. Maluoy ka mo kanami, tama da. Tama di ang pagpatay. Tama da na si Kira, waday mga IP na mapatay. Waday mga IP na magasakripisyo ng kanilang kinabuhi para sa kanilang tribo, para sa kanilang ancestral domain. Makonsensya ka mo. Tama da. Sila ang ating mga katutubo.
na nagpipreserba ng ating kultura. Namumuhay sila ng tahimik at payapa. At yun lang din ang kanilang hiling, ang patuloy na mabuhay ng matiwasay. Ang kailangan nila ay tulong at kalinga. Dapat silang proteksyonan, hindi pagsamantalahan. Napakarami ding mga hindi magagandang nangyayari, pero hindi ito makikita ng isang NPA, ng isang ordinaryong miyembro ng NPA, kung hindi siya parte nung sentrong pamunuan o nung mga nung leadership ng NPA at ng Communist Party of the Philippines. Ang tanong ko, saan naman yung mga pera na million-million na padala ko doon sa taas namin? Ang termino nila, na sentro namin na pera. Ano yun? Sa bawat taon, 100 million ng kabubuang pera doon bawat taon ng pundo ng region. Bakit sa financial opportunism o doon sa corruption ay hindi ito nalalaman ng mga magsasaka, hindi ito nalalaman ng general public? Kasi kino-contain nila yung ganong issue doon mismo sa leadership nila. Dahil sila mismo ay meron din silang mga kanya-kanya na ingat yaman, kumbaga, o treasure doon sa lugar. Sa daming pera na binigay namin doon sa region, sumasama ang lobo kasi ilang beses kami, halimbawa na yung mga kasama kami nagkasakit, maghingi kami ng budget para pangbili ng gamot, pang ospital. Ang sagot lang nila, hanap, discarte na lang kayo dyan sa baba, mag-solicit kayo. Sa loob ng movement sa NPA, nagkaroon na ako ng hepatitis, nagkaroon na ako ng hyperacidity. Dahil dun sa gutom, simula pa nung nasa legal struggle, imbis na ilabas ako para magpa-check up, talagang tinengga muna nila ako doon sa kampo. Nung panahon na kinukumbulsyon na ako doon sa kubo ko, tsaka pa lang sila gagawa ng action. Yung mga kasama, talagang makikita mo yung mga paa, parang nalulusaw, nagnanaknak, kasi mukha ng longganisa dahil doon sa nag-aalipungan na, yung alipunga hanggang tuhod, hanggang kwitan. Naalala ko pa nga si Ira nagkagalis kasi yung lupang ginagapangan namin nung training, maruming-marumi. Yung hanggang tuhod na putik, tatanggalin mo yung putik, ibababa mo para lang makakapag-jogging ka, makapag-exercise ka. Nagkagalis siya nun. Isang taon yung galis niya. Ginagamot namin ng bayabas, ng kung ano-anong herbal para lang gumaling. Actually, sa aming mga babae, mahirap yung dagdag na physical. Physical na hirap, tapos emotional na hirap, ganyan. Pero ang isa sa pinakamahirap din, yung gapangin ka ng mga kasama mo. Akala ko, sa organisasyon na pinuntahan ko, safe ako. Dahil ipinaglalaban nga daw yung rights ng kababaihan ng kabataan. Kaya akala ko safe ako sa sinamahan kong organisasyon. Yung pala hindi. Si Ira, biglang wala na sa unit. Tumakas pala si Ira. Nung nahanap siya, di agad-agad pinamisyon namin siya, kinuha namin siya. Nung kinakausap namin si Ira, ayaw niya magsalita. Bakit, tara, ano nangyayari? Bakit umalis ka? Bakit mo kami iniwan? Di ba sabi, walang iwanan dito. Tayo-tayo yung magkakasama eh. Di nung dadalawa na lang kami, parang, bakit, ano nangyari sa'yo? Bakit umalis ka? Tapos sabi ko, ginaasa ka ba? Ni-rape ka ba? Ginalaw ka ba? Minolesta ka? Tapos sabi niya, oo. Ginirape ako. Ginalaw ako ni Diwa. Ganyan, nung CEO nila. Tapos sabi ko, bakit di ka nagsalita? Bakit umalis ka? Natakot ako eh. Nangyari yun sa tabi pa ng mismong kabady niya. Na ginapang siya ng CEO niya. Tapos di siya nakapanlaban. Si Ira kasi parang ang tapang-tapang. Masalita siya, talagang prank ang sasabihin sa'yo ano yung mga observations niya. Pero nung panahon na yun talagang parang hindi siya nakapagsalita. Umiiyak na lang siya. Tapos nung sinabi niyang oo, ni-rape ako, wala nang lumabas na salita sa bibig niya. Umiiyak na lang siya. Tapos nung nagkukwento na siya, dalawang beses pala siyang ginalaw nung kasama na yun. Kaya sa sama ng loob niya,
at wala na siyang maiharap na mukha sa magulang niya kasi nga si Ira pinipilit niyang maging yung inaasahan ng magulang niya. Baka masira yung pamilya, baka masira yung mga kasama. Tinago niya yun sa mga magulang niya. Tapos syempre, parang anong gagawin na natin kasi mo na-rape si Ira. Hindi, sige, i-process natin. Pero ano natin, bilisan natin. Hanggang sa tumakas na lang yung kasama na yun. Yung nan-rape kay Ira. Umuwi na siya. Tapos sila pa yung galit na parang, oh, nung ni-rape, ginusto niya yan. Ang sama ng pakiramdam ko. Kasi yung organisasyon na pinagkatiwalaan mo, yung organisasyon na pinaglaanan mo ng buhay, kumbaga pinagpalit mo sa pamilya mo. Tapos sila pa pala yung sisira sa sarili ko, sisira sa kinabukasan ko. Official to eh. Namumuno to sa partido, namumuno to sa platoon. Ano na lang ang magiging reaksyon ng mga kasamang bago? Ano na lang yung magiging reaksyon ng kasintahan ko? Kasi nakaprogram na din kami ng kasal eh. Pag inilabas ko to, pag sinabi ko sa kasintahan ko to, madidismoral siya panigurado. Madidismoral din yung mga kasama. Kaya kinimkim ko yun. Nanahimik ako nun. Pero nung ibang kasama na yung gumawa na naman sa akin nun, na hindi naman ako nagbigay ng motibo, hindi ko naman sinasalubong yung kondisyon na binibigay niya sa akin, hindi ko binibigyan ng mali siya yung pakikitungo sa akin. Ngayon, kahit nakatabi ko yung ibang mga kasama, ginagapang ako. Alam mo yung pakiramdam mo na binabastos ka? Yung pakiramdam na minumulest niya ka? Tapos kahit gusto mong sumigaw, hindi ka makasigaw-sigaw. Kasi hindi ko alam ano yung mangyayari sa akin pag pumalag ako. Kaya kinimkim, ano yun, yung pangalawang beses na ginapang ako ng isang kasama ulit na pangalawang squad leader namin, yung una commander. CEO namin yun. Yung pangalawang squad leader. Pero sabi ko, putangina, bakit naman ako ginaganito ng mga kasamang lalaki? Bakit naman nila ako ginaganito? Pinagkakatiwalaan ko sila eh. Kumbaga, hindi na lang sila simpleng kapatid sa akin. Hindi na lang sila simpleng mga kaibigan. Kasama ko sila eh. Magkakasama kami sa hirap at ginawa. Magkakasama kami sa gutom. So kahit na nga pakahabang nakaraan, magkakasama kami. Tapos nung sinabi ko na sa mga kasama kasi hindi ko na kayang pigilan, parang makaramdam ko putangin na pag hindi ko inilabas to, baka may mangyari pa sa ibang mga kasama din. Baka gawin din niya to sa ibang mga kasama, baka gawin din nila to. Kaya ang ginawa ko, nagpaabot na talaga ako sa komite. Ngayon inabot ng isang buwan bago nila ako kinausap tungkol dun sa issue na iniraise ko. Sabi nila, ano ba yung gusto mong sabihin kay kasamang ganito? Ang sinabi ko, kinento ko, na ginapang niya ako, inawakan niya masiselang parte ng katawan ko, tapos nung nagpaanong umihilang ako, sinundan niya ako. Tapos if tinatanggi niya, baka naman nag-iilusyon ka lang, baka naman hindi ka talaga niya ginawakan. Pero naisip ko, tangin na naman kung kailan naman ako nag-open up sa inyo, tsaka noon yung naman sasabihin na baka guni-guni ko lang yun. Regarding sa rape na yung kaparusahan ay kamatayan, pero hindi lahat ay nakakatanggap ng ganong kaparusahan, lalo na kung membro ka ng sentrong pamunuan. May mga rape cases, pero bakit hindi pinapatay itong mga nangre-rape? Dahil commander sila ng NPA. Alam niyo yung feeling na ang bigat-bigat sa pakiramdam na hindi ko na i-open dun sa kasintahan ko na may ganitong nangyari sa akin na pang-aabuso sa loob. Tapos ang sakit-sakit pa sa loob kasi yung kasintahan ko gusto na rin niyang umuwi. Nagsabi na siya sa akin doon na tara, tumakas na lang tayo kasi wala nang nagbabago dito sa kilusan. May malaking problema na hindi na magbabago yung mga kasama.
Wala lang katiyakan yung tagumpay ng revolusyon. Sabi sa akin, nakasintahan ko noon. Pero sabi ko sa kanya, hindi, manatili tayo. Baka sakaling magbago pa. Ako sa kanya, baka sakaling magbago pa. Kaya manatili muna tayo. Bigyan mo pa na yung kalawang pagkakataon. Sabi ko sa kasama ko, nakasintahan ko. Umabot sa point na namatay na yung kasintahan ko. Namatay natin yung nang samantala sa akin na pangalawa. Na-deploy na rin sa ibang unit yung una. Ang pinakamasakit noon, dismoralisado na ako. Dahil doon sa nangyari sa akin na pang-aabuso, namatayan ako ng kasintahan, namatayan ako ng mga malalapit na mga kasama sa akin. Tapos bandang uli sasabihin ako na babaliw. Ang pinakamasakit sa lahat, alam mong isa pang kasama na namumuno din na kadre. Na mayroon akong pinapakitunguhan na sitwasyon, nandun ako sa point na depressed ako. Pero sinamantala pa rin niya ako, yung isang kasama din na CEO. Sinasamantalahan din ako, parang kinuko niya na... Kahit ayaw ko, ang ginawa niya, pinasok niya ako sa tent. Nakanuyan ako nun, tapos katabi lang ng mga tent, katabi lang ng tent ko yung mga kasama. Sinasadya niya na mag-ingay para maramdaman ng mga kasama. Tapos nung sinabi ko na ayaw ko, sabi niya sa akin, pumunta ka sa pwesto ko kung ayaw mo na marinig tayo ng mga kasama. Kasi kung di ka pupunta doon, dito mismo kita gagalawin. Ako sa kasabi niya sa akin, kaya kahit ayaw ko. Kasi pinalikmalikan niya ako sa pwesto ko hanggat hindi ako nagpupunta sa kanya. Napilitan akong pumunta doon. Paulit-ulit yun na may nangyari sa amin. Paulit-ulit. Kahit na labag sa loob ko. Kasi kakamatay lang ang kasintahan ko. Hindi na nila ako nirespeto bilang tao. Hindi na nila ako nirespeto bilang babae. Hindi na nila nirespeto yung relasyon namin nung kasintahan ko na namamatay lang. Hindi na nila nirespeto na nagluluksa pa lang ako nung panahon na yun. Pero kinanong na ako. Tapos nung nalaman nila na may nangyayari sa amin, imbis na parusahan yung kasama na yun, imbis na questionin yung kasama na yun, ako pa yung naging masama, ako pa yung naging mali. Nagluluksa ako, hindi ko naman ginusto. Hindi ko naman ginusto yung nangyari sa akin. Hindi ko ginusto na ginapang ako. Hindi ko ginusto na may nangyari sa amin. Hindi ko ginusto yon. Pero ang ginawa, kinuhanan ako ng baril. Tapos sinabi nila sa akin, papauuwiin ka na namin. Kahit 10 oras ng gabi, sinundo ako ng magulang ko. Sinundo ako ng mga kapatid ko. At bago ako umuwi, sabi nila sa akin, huwag kang magpapahuli o magpapahawak sa kaway. Huwag kang susurrender. Kasi pag nahawakan ka na ng kaaway, gagamitin ka nila, sabi sa akin, o kaya papatayin ka nila. Tama na yung panahon, nagtatago ako dahil sa takot. Tama na yung panahon. Ito na yung oras para ilantad ko yung totoong nangyari. Mga walang iya kayo, wala kayong alam sa totoong nangyari sa akin. Wala kayong alam kung ano yung ginawa sa akin para sabihan niyo ako na malante, na bayaran at sinungaling. Wala kayong alam. At wala kayong karapatan na sabihan ako na babaliw. Dahil alam ko sa sarili ko kung anong ginagawa ko. Alam ko yung tama at mali. At kahit napagbantaan niyo yung buhay ko ngayon, lakas loob ako na lalabas at lalantad. Nasabihin ko yung buong katotohanan sa lahat. At huwag niyo nang itago sa karamihan na may ganyan na nangyayari sa loob ng kilusan. Yung iba nga, paulit-ulit lang din yung mga nangyayari na pag yung mga kasamang babae na napagsasamantalahan. Natatakot na lang sila na i-open up yung nangyayari sa kanila. Dahil nga, hindi niya naman kinikilala. Tama naman na. Ang dami nang namamatay. Wala nang patutunguhan tong digmaan na to. Ang dami nang nasirang kinabukasan. Ngayon ako, kahit gusto ko ngayon na mag-aral, na magtrabaho, hindi ko magawa dahil takot ako. Takot ako na pumasok sa isang institusyon dahil makagawin na naman sa akin yung ginawa sa akin sa kinutan. Tapos ngayon, gusto ko ng magbagong buhay. Gusto ko ng magbalik loob. Gusto ko ng ayusin yung buhay ko. Gusto ko ng makasama yung pamilya ko. Masama ba na tumulong ako sa pro-gobyerno para itigil na yung digmaan na nagaganap na to? Tapos sasabihan ninyo ako na taksil sa mamamayan at demonyo.
at pagbabantaan ako, sasabihan niyo ako na nasa listahan na ako na nagkasala. Tama naman na. Sa habang panahon na ako'y nagsiservisyo, most of the time sa battlefield or dun sa kanayunan, ano? There were a lot of instances na may nahuli kami o kaya nag-voluntary surrender. Yung mismong leader na isang armadong grupo, hindi nga siya nag-surrender, kundi siya'y nahuli. Andun na yung takot na paano nga ba nakita nila na may mga armas kaming dala. Sabi ko, dahil dun sa tinuturo sa amin na kapag nahuli ka ng sundalo, tutorturin ka, hanggat hindi ka nagsasalita ay andyan yung pananakit. At first, hindi talaga ako nagsasalita kasi ayokong matawag na traitor ng movement. Kung magsalita ako, hindi man ako patay ng sundalo, papatay naman ako ng mga NPA. Pero wala kaming natanggap na kahit anong pananakit. Wala kaming natanggap kung ano yung dinodoktrin sa amin, kung ano yung tinuturo sa amin. Walang ganun. Pero nung nasa batalyon na kami, trinit kami ng maayos. Binigyan kami ng mga damit, binigyan kami ng mga toiletries. From expectation na papatayin ka, pero pinakain ka, binihisan ka. Nag-effort yung mga sundalo, makontakt, ma-reach out yung family ko. Yung effort na ginawa ng government ng mga sundalo para lang mapunta yung mother ko dun sa kung nasan ako, kung saan ako nakakulong. Doon ko nakita na bakit sa kabila nung hindi ko pagsasalita, bakit sa kabila nung pagiging tahimik ko doon sa loob, tinutulungan pa rin nila kami. Hindi man lamang siya namin pinitik o anuman, no? Kundi talagang dinala namin sila sa baba at pinakita din namin na itong kaming mga sundalo ay hindi kami mamamatay tao. Hindi naman kami nagsundalo para makipag-gera all throughout our military career. Ang pakay namin ay magkaroon ng kapayapaan at katahimikan. Kasi objective natin is peace, di ba? In fact, hindi ko sinasabi na we win wars. I should say, we win peace. Kasi ang war is just a method of achieving peace. So, mas maganda yung winning the peace than winning the war. Nandyan sila para tulungan kang makalaya, para makuha mo ulit yung freedom, maibalik mo ulit yung dati na nakakasama mo yung family mo. Magkaroon ka man ng risk sa security, andyan sila para tulungan ka na magbigay ng security. Unti-unti ay nabago yung pananaw ko sa kanila. Unti-unti ay natutunan ko ng makipagtulungan para nakita ko na kung ano nga ba talaga yung tinuturo sa amin simula pa nung aktivista ako hanggang sa naging NPA ako. Ano nga ba talaga yung totoong nangyayari? Dahil sa parehong panig, naging aktivista na ako, naging NPA na ako, tapos ngayon nasa government side ako, nakita ko kung ano yung mas makakatulong talaga doon sa mga kabataan. Inassure ko sa inyo, sa pamamagitan ng mga units na nakadeploy across the archipelago, mula Batanes hanggang Sulu, na pag kayo'y sumuko at magbabagong buhay, tiyak magiging normal na inyong kalagayan. Hindi na kayo matutulog kung saan-saan. Hindi na kayo mangangamba sa inyong seguridad. Ang pangangamba nyo, kung sakali man na hahabulin kayo sa inyong mga kasamahan, titiyakin namin na nandiyan kami to protect you. Sa unang pagkakataon, sasama siya sa isang tactical na opensiba, isang bira. Si Ira, yung posisyon niya nasa likuran ko dapat. Iminungkahi kong pagpalitin si Ira, tsaka yung isang bagong full-time ng posisyon. Kasi parang nakakita kong, ay, bagong full-time yun, baka matakot. Pagbaba namin ng sasakyan, naglalakad na ganyan, may sumalubong na motor. Nung nag-umpisa na yung putukan, biglang bumuwad yung ilaw ng motor na sumasalubong. May nakita akong tumumba.
Tapos ididire-diretso ang putukan. Yung mga kasama, tumawid na dun sa kabila. Yung kasintahan ko, nakita kong naiwan pa dun sa harapan. Noong mga panahon na yun, iniisip ko, sino itong nakahandusay? Tinanong ko yung team leader ko. Sino itong nakabulagta? Si Sikhay ata. Ganun yung sabi ng team leader ko. Di sabi ko, gapangin natin. I-trust natin. Tapos nung mag-a-attempt na kaming gapangin, may nagre-retreat ulit ng putok sa direction namin. Nakikita namin yung balang tumatama sa simento kumikislap. Wait lang, sabi ko. Mahirap. Baka tayo tamaan. Buong panahon, tinitingnan ko lang yung nakahandusay. Tinitingnan ko yung mga kasama sa kabila, yung pumuputok sa kabila. Na parang, mabagal eh, mabagal yung panahon eh, mabagal yung nangyayari eh. Hanggang sa sumigaw na yung CEO namin, atras na, atras na. Doon, pagtayo ko doon sa posisyon ko, papalapit ako doon sa CEO dahil sasabihin kong may nakahandusay. Nakita ko si Kasikhay. Tumatakbo. Sabi ko, shit, si Aira. Si Aira nakatumba. Si Aira tumumba, tumumba. Tapos tinuro ko siya kasi parang 5 meters away lang siya sa akin eh. Nakatumba. Nakatumba. Si Aira nakatumba. Tapos, sabi nung CEO namin, layo, layo. Sige na, atras na, atras na. Layo. Kunin niyo si Aira. Kunin niyo si Aira. Yun lang yung naaalala ko sinasabi niyo. Sinasabi ko nung, kunin niyo si Aira. Kunin niyo si Aira. Tapos nung nakita ko ng buhat siya ng 4 na tao na hawak yung kamay at paa. Umakyat na ako sa sasakyan. Tapos nagtawag pa ako nun. Medic. Tapos maya-maya, doon ko na-realize, shit, si Aira yung medic. Paghawak ko sa kanya, may naramdaman akong malambot sa bahagi ng batok niya. Anong tama? Sabi nung CEO, sa bahagi ng batok at ulo, ang sinasabi ko na lang, kalma lang, kalma lang. Walang iiyak, kalma lang. Sinipiar ko siya. Binibigyan ko ng hangin. Kada bigay ko ng hangin, may umuungol. Parang na lumalabas sa bibig niya. Shit, Aira, buhay ka. Gising, gising. Lagay ko yung belt ko sa ulo niya. Para may pagbatayan yung ulo niya. Gising, Ra. Ra, Ra. Ra? Maglabas kayo ng swero. Yung BP, yung BP. Ra? Ra, gising Ra. Tinatapik ko yung mukha niya. Binibigyan ko siya ng hangin sa bibig. Sinisipiar ko siya. Ra, gising Ra. Kada may lalabas na tunog sa bibig niya, nagkakaroon ako ng pag-asa. Ra. Gising na Ra. Gising na Ra. Isinwero ko siya. Wala akong makitang ugat. Kunan niyo ako ng rubber band. Kailangan ko tali yung kamay niya para magpakita yung ugat niya. Wala akong makitang ugat. Ibibi niyo. Ibibi niyo. Tinatapik ko yung isang kasama. Ito
Tulungan niyo akong bigyan siya ng hangin. Kasi nauubusan na ako ng hangin. Ayra, gising. Ayra. Hinapong ko yung swero. Tinatapik ako nung kasintahan ko sa ulo. Tama na. Tama na. Yan ang sinasabi na sa akin. Hindi, buhay yan. Buhay yan. Nagsasalita pa siya eh. Yung pala, yung lumalabas na tunog sa bibig niya. Hindi na tinatanggap ng katawan niya yung hanging binibigay ko. Nawakan ko ulit yung ulo niya. Nagkalat yung dugo. Nagkalat yung utak. Alas 10:16, kadwa patay na siya. Parang sa sarili ko nun ay, bakit? Ba't ko nirecruit si Ira? Bakit ko siya isinama dito? Binaon na lang siya sa gubat. Nang walang marka, walang pangalan. Naiwan na lang. Buti nga yung iba, nahuhukay pa ng military. Yung iba, di na nila nakita. Si Kaira nga eh, hindi na nakita ng magulang niya nung nilibing namin. Kaya ako nandito ngayon hindi para maging sikat o anuman. Hindi para ipagmalaki yung ginawa ko sa loob. Kasi ako mismo sa sarili ko nagsisi ako eh. Ayoko nang may airang sumunod. Ayoko nang may gaya kong sumunod. Ginagawa ko to hindi para lang ibukas yung nararamdaman ko. Ginagawa ko to para sa'yo. Para sa inyo. Para sa bayan na sinasabi ko. Sa paglantad ng mukha ko. Na nakikita mo ngayon sa mga sinasabi ko sa'yo, traitor. Traitor ang tawag nila sa akin. Kamatayan ang dapat sa'yo.